Naniniwala ang isang eksperto na dapat pag-aralan munang mabuti ang pag-alis ng State of Public Health Emergency sa bansa. Dito kasi nakasalalay ang pagbibigay ng libreng bakuna kontra COVID-19. Si Kenneth Pasyente sa detalye, Rise and Shine, Kenneth. Nilinaw ng Department of Health na hindi ito humihingi ng extension ng State of Public Health Emergency. Ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, hinihintay pa nila ang aksyon ng Kongreso sa nakahaing State of Public Health Emergency Bill. Ito'y para maipagpatuloy ang mga programa ng gobyerno laban sa COVID-19 kahit bawiin man ang State of Public Health Emergency. The Department of Health is not requesting for another extension of the state of calamity. But of course, pag dumating tayo sa point na hindi nagkaroon o hindi naipasa ang bill na ito, kailangan natin ma-extend kahit sandali hanggat maantay natin na makapasa ang bill para kahit walang state of calamity, tayo po lahat ay nakakagawa ng ating ginagawa for COVID-19 response. Para naman sa isang eksperto, dapat itong pag-aralang mabuti. Nakapailalim kasi rito ang pagbibigay ng libreng bakuna sa COVID-19. In the event na tatanggalin yan, mawala na yung visa ng emergency use authorization, kawawa naman tayo kasi kung halimbawa mag-recommend tayo ng vaccination for next year kasi hindi natin alam, baka naman may mga bagong variants of concern or halimbawa dadating itong mga bivalent vaccine. Ang mangyari niyan, talagang majority of the population will now be paying for those vaccines. Sa naitalang 7.5 positivity rate sa National Capital Region, ayon kay Vergere, hindi significant ang pagtaas ng kaso. Giit niya, hindi lang positivity rate ang tinitingnan para sa COVID situation. Kailangan din makita ang bilang ng hospital admission at ilan ang severe cases. Pag tinignan natin ang positivity rate ngayon, yes, NCR and nationally, wala pa tayo dun sa below 5%. But please always remember, we don't just use the positivity rate as a measure. Sa December 5, makikipagpulong ang DOH sa IATF para linawin ang bagong alert level system na planong ihalin tulad sa warning signal ng pag-asa. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.